Magandang araw mga bata! Narito tayo muli sa ating MTV MLE 3. Tayo ngayon ay nasa 3rd linggo na ng unang markahan. At sa linggong ito ay pag-aaralan natin ang wastong paggamit ng pamilang sa mga pangalang di nabibilang. Handa na ba kayo? Tara na! Ngayon ay balikan muna natin ang ating aralin noong nakaraang linggo. Natatandaan niyo pa ba ito? Magaling! Piliin mula sa loob ng ulap ang mga pangalang nabibilang at di nabibilang. Ang mga pangalan na nasa loob ng ulap ay ang buhok, tsinelas, tubig, asukal, guro, at parke. Saan kaya nararapat ang mga pangalan na ito? Sa nabibilang ba o sa di nabibilang? Magkakaroon kayo ng 10 segundo para sagutin ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Magaling mga bata! Ngayon, basahin natin ang mga pangalan na nasa hanay na nabibilang. Tsinelas, guro, at parke. At sa pangalang di nabibilang naman ay ang buhok, tubig, at asukal. Magaling mga bata! Ngayon ay talagang alam nyo na kung ano ang mga pangalang nabibilang at di nabibilang. Ngayon ay basahin muna natin ang kwentong Sasama Ka Ba sa Palengke ni Amelia L. Moses. Dan, gusto mo bang sumama sa palengke? Sige po, Inay, upang matulungan kita sa pagbubuhat ng iyong mga bibilhin. Mang Jose, pagbilhan mo nga ako ng 1 kilong baboy at 1/2 kilong karne ng baka. Inay, nagtataka po ako. Bakit sa tuwing bibili kayo ng karne ay kailangan sabihin kung 1 kilo? Dahil hindi ka naman makakabili ng pirasong karne. Hindi ito nabibilang, kaya kailangan nilang timbangin upang malaman ang bigat nito. Ah, ganun po ba? Inay, akin na po ang eco bag at ako na ang magbubuhat. Halika sa bandaroon, Dan, at bibili pa tayo ng 1 takal na harina, 1 boteng mantika at 5 pisong asin. Inay, bibili lamang po ako ng lapis at ballpen ko sa Joms. Sige anak, mag-ingat ka lamang sa pagtawid. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong mula sa ating binasang kwento. Una, sino-sino ang nag-uusap sa binasang kwento? Kung ang iyong sagot ay si Nanay at si Dan, ikaw ay tama. Ikalawa, saan sila nagpunta? Kung ang iyong sagot ay sa palengke, mahusay, ikaw ay tama.
Ikatlo, bakit sumama si Dan sa palengke? Kung ang iyong sagot ay upang matulungan niya sa pagbubuhat ng kanyang ina, ikaw ay tama. Ika-apat, anong klaseng bata si Dan? Kung ang iyong sagot ay matulungin na bata, ikaw ay tama. Ika-lima, ano-ano ang mga binili nila Dan sa palengke? Kung ang iyong sagot ay isang kilong baboy, kalahating kilong karne ng baka, isang takal na harina, isang boteng mantika at 5 pisong asin, ikaw ay tama. Ika-anim, nabibilang ba ang harina, asin, mantika, karne ng baboy at baka? Bakit? Magaling mga bata, ang mga ito ay hindi nabibilang dahil ang mga ito ay kinikilo at tinatakal. Ikapito, ano-ano ang binili ni Dan na nabibilang ng isahan? Kung ang iyong sagot ay lapis at ballpen, ikaw ay tama. Tingnan ang mga larawan. Ano-anong mga salitang pamilang ang ginamit upang mabilang ang mga pangalang ito? Isang kilong baboy. Isang kilong baka. Limang pisong asin. Isang boteng mantika. At isang takal na harina. Ang pangalang na bibilang ay mga pangalang na bibilang ng isahan. Samantalang, ang pangalang di na bibilang ay mga pangalang di nabibilang ng isahan. Ito ay mabibilang lamang kapag ginamitan ng mga tandang pamilang. Halimbawa ng mga pangalang nabibilang, aklat, itlog, bulaklak, paaralan, mansanas, bag, sapatos, at mga bata. Ang halimbawa naman ng mga pangalang di nabibilang ay tubig, toyo, buhok, harina, langis, karne, shampoo, at buhangin. Ang mga halimbawa naman ng mga tandang pamilang ay isang kahon, isang kilo, isang supot, isang bote, isang bungkos, isang kutsara, isang baso, at isang plato. Upang higit na maunawaan ang ating aralin, piliin ang angkop na pamilang na ginagamit sa pangalang di nabibilang at ilagay ito sa patlang.
Unang bilang, blank, bigas. Ano kaya ang angkop na tandang pamilang para sa pangalang ito? Mahusay, isang sakong bigas. Ikalawa, kape. Magaling, isang tasang kape. Ikatlo, blank na ubas. Magaling, isang basket na ubas. Ikaapat, blank cake. Mahusay, isang hiwang cake. Ikalima, blank na juice. Tama, isang pichel na juice. Ngayon ay piliin ang angkop na tandang pamilang upang mabuo ang pangungusap sa bawat bilang. Magaling mga bata, binabati ko kayo. Ngayon ay alam nyo na ang wastong paggamit ng mga tandang pamilang sa mga pangalang di nabibilang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!